guys, once again, and welcome back muli sa ating YouTube channel. For today's video, guys, paano po natin lagyan ng 2.1 speaker or ordinary speaker or ordinary connection na RCA type or earphone jack type ang ating LCD na merong digital out or fiber optic out na connection. So guys, yung digital out na sinasabi ko, meron na po yan sa mga latest na TV na mabibili po ngayon sa market. Ang itsura po nun is ganito po yun. Yan. So yun guys, kung yung nabili po natin TV is digital out ang available, tapos meron po kayong existing na speaker na kagaya nito na 2.1, dito sa vlog na to, ituturo po natin kung paano natin i-connect itong ordinary speaker dito po sa bagong TV na digital out ang available. So yun guys, sa pamamagitan po nito, itong nabili po natin sa online, ang tawag po dito is digital audio converter. Magagawa po natin i-connect yung ating ordinary speaker sa ating TV na mayroong digital out na audio. A few minutes later. Eto na guys, buksan na natin yung connector na nabili natin sa online. Oh no, unfortunately, medyo pangit po yung box. Dilapidated po siya. So sana gumagana po ito. I-review lang po natin kung anong laman po ng order po natin. Unahin po natin ito. Yung ang tawag pala dito guys is digital to analog audio converter. Yan. And then, kasama po yung pinaka power source. Ito yung USB cable pero ito po yung magsisilbing adapter niya. Yan. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat yung fiber optic cable. Yan. Sana hindi po nabali kasi yun po yung problema pagka nabali ito, hindi na po gagana. Fiber optic po kasi yung nakalagay dito sa gitna. And then, syempre yung manual. Pero, madali lang po yung gamitin or i-install. Ipapakita ko po kung paano. So, syempre, dito, itong pinaka-power adapter niya, dito lang po yan. Tapos ito, guys, sa bandang dulo, since USB connection po ito, sa TV po, sa may pinaka-USB slot ng TV po natin, ilalagay. Tapos po, yung fiber optic cable po natin, may protection pa to, yung parang wrapper. Ito po. Dito po siya. Yan. So, sa dulo na ito, itong fiber optic cable pa natin, ito po yung ilalagay po natin sa likod ng TV. Yung kulay pula na ilaw sa likod ng ating TV. Tapos ito guys, existing na meron po tayo nito yung RCA cable. So, ang kailangan lang naman natin dito is yung audio, yung white at saka red. So, dito lang. Yan lang po yan pinaka looks ko niyan pag install. So, tara guys, i-connect na po natin. A few minutes later. Ang unahin natin is yung kanyang power source, yung USB. So, ilalagay po natin sa USB slot. Ito po. Nakita nyo guys, kulay pula po. So, ibig sabihin, mayroon na po siyang power. And then, guys, isunod natin yung ano, yung fiber optic cable. Yan. So, dito natin ilalagay. Ito po yung sinasabi kong kulay pula na kulay ng ating LCD pagka naka-on. Yan. Yan, guys. So, dito, ito yon. Dito natin ilalagay. Sa kulay pula.
i-connect na po natin. Double check po natin. And then guys, isunod po natin yung RCA cable. Yan. Yung white at saka red. Ilalagay po natin ito, kabilang dulo, sa ordinary speaker po natin. Yung available slot po niya. Wait lang po. So, ito guys. Iganyan na lang po natin para makita po natin ng maigi. Ayan. So, yun. Narinig nyo guys. Nag-response po yung ating speaker. So, ito guys. Connected na siya, no? Ang purpose po ng gagawin po natin is para yung sounds ng TV po natin mapunta po dito sa speaker. So, syempre mas magandang manood kung lalong-lalo na movie yung papanoorin po natin. Magta-try po tayo ng movie ng Netflix. So, Spider-Man No Way Home yung ay piplay po natin. Medyo maiksi lang guys, no? Baka maka-copyright po tayo. Do I know you? What have you done with my machine? Your machine? I don't know what you're talking about. I don't know. What machine? The power of the sun in the palm of my hand. Kung mapapansin nyo guys, naka-zero po yung... Do you want to play games? Yung speaker ng ating TV. So, ang gumagana lang is yung speaker na ordinary po na ikinanig po natin. Few minutes later. So yun guys, na-check po natin na working po siya. Successful po yung pag-install po natin. Actually, hindi pa po yun yung pinaka-max na volume ng ating speaker. Bali, hinanaan lang natin ng konti kasi hindi natin ma-max yung volume dahil gabi na guys, mag-aalas 12 na ng gabi ng madaling araw. So yun, ulitin po ulit natin. So ayan guys, hanggang dito na lang po yung ating vlog for now. Maraming salamat po sa inyong panonood. I hope so na nasundin niyo po kung paano natin in-install ng tama yung ating nabiling digital audio converter sa online.